Hello mga sisi! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang ituturo ko ay kung paano gumawa ng wedding wand. So, ganito yung magiging itsura ng ating wedding wands mamaya pagkagawa natin. Kung kayo yung bride and groom na maraming time para mag-DIY, para sa inyo tong video na to. Ito yung mga materials na kailangan natin: ribbon, barbecue stick, bell, scissor, and glue stick. So ayan, simulan na natin. Nalagyan na namin ng wooden flowers yung tuktok ng barbecue stick. Ang first step natin is babalutan natin yung buong barbecue stick ng ribbon hanggang sa wala na kayong makitang stick na nakalabas. Then yung pinaka matulis sa bandang babang part ng stick, gugupitin lang natin para maiwasan din yung matusok sila kapag winawas-iwas nila yung wedding wand. Ayan, ituloy-tuloy nyo lang yung pagbalot sa ating barbecue stick. Lahat pala ng mga materials na ginamit ko dito ay sa Shopee ko lang din nabili. Ilalagay ko na lang yung link sa description box below. And mga sisi, make sure lang na mahigpit yung pagkakalapat natin ng ribbon dito sa ating stick para maiwasan natin yung kumawala yung ribbon. Ito palang wedding wand na to, ay ginagamit to kapag ka, alam yung tipong palabas kayo ng simbahan, yan yung winawas-iwas ng ating mga abay. Ayan. Then may bell din yan, tutunog-tunog-tunog siya. O diba, para paglabas niya ng church, oh bongga, tutunog-tunog, party-party. Ayan, sa second barbecue stick natin ang gagamitin ko naman ay color brown. Dahil rustic ang motif ng aming wedding. Syempre, depende yan kung anong motif ng wedding nyo. Sa totoo lang mga sis, may nabibili sa Shopee na yarina na ganito. Pero ako kasi, mahilig ako mag-DIY at saka bonding na rin to namin ni groom habang gumagawa kami pag day off. So masaya din. After nung wedding nyo, hanap-hanapin nyo rin yung time na nagpe-prepare kayo. Ayun, i-enjoy nyo yung moment na yon. Kasi diba, once in a lifetime moment lang yon. So kailangan i-enjoy nyo. Siguro na ma-engage kayo, enjoy nyo mga sis. Actually mga sisi, tinulungan din ako dito ni groom sa paggawa nito. Nagtira lang ako ng mga 4 pieces para meron akong pang video. And ma-share ko rin sa inyo, syempre, para sa mga gustong mag-DIY. At least may idea na sila kung paano gawin, diba? So at this very moment, paglalagay na ako dito ng bell. Ang ginawa ko lang, finold ko lang yung mga ribbons ng maliit para magkasya dun sa butas ng bell. Bawat wedding wands pala, dalawang bells yung nilalagay ko para naman medyo malakas yung tunog. Sorry, maingay yung aso ng kapitbahay. Dito pala mga sisi, sa mga pinagputulan ng ribbons, I suggest na medyo sunugin nyo. Kaya lang kasi, wala akong lighter nyan eh. Para maiwasan nyo yung mga tas, ganun. Ibig ko sabihin na sunugin nyo yung mga dulong part ng pinagkupitan, ha? So ayan dito mga swissy, dapat medyo may space yung bell pag nilagay nyo para kapag kainikot natin or binuhol natin dun sa stick, medyo may space siya, magkahiwalay sila. So may tutunog-tunog siyang bonggang-bongga, diba? Malakas yung tunog niya kasi pagka dikit-dikit, medyo hirap silang tumunog. Nagets yung ibig ko sabihin, basta ganun, try nyo na lang gawin para maintindihan nyo kung hirap i-explain. So ayan, ganun lang ulit. Ulitin lang natin yung process mula sa umpisa. Ayan. Actually, medyo marami rin kami nagawa nito kasi yung 13 pairs yung abay namin. So kailangan ang gagawin namin is 26, diba? So ayan, medyo natagalan din ako dito ng paggawa. Kasi tuwing day off lang kami naggagawa. So ayan. Pero masaya naman, nakakatuwang memories naman. Bonding nyo na rin ni groom. Bukod sa bonding nyo na rin to ni groom, ang pinakamaganda dito, mas nakakatipid kasi kayo pag kayo yung gumawa. Diba? At higit sa lahat, masusunod mo pa kung anong gusto mong size, kung anong gusto mong kulay, kung anong gusto mong design. Diba? And this is the final product! O diba, maingay siya. Thank you so much for watching Swissables. Pa-like and subscribe!